Hello guys, tuturuan ko kayo ngayon kung paano gumawa ng tinola. Pero bago yun, may mga nagtatanong kung paano gumawa ng bumili tsaka maghanap ng tamang sizes sa mga gulong. So, nabala kong turuan kayo kung anong dapat tignan, anong itsura at na pwede natin gamitin base sa temperatura o sa lugar. And yun, dahil inaasahan ko na puro Pilipino yung manonood, kaya tuturo ko kung anong klaseng gulong yung pwedeng gamitin sa temperatures na at saka sa klase ng kalsada na meron tayo sa Pilipinas. So yun. Example ng gulong na meron akong stock dito sa talagad bahay namin. Basa lang kasi umulan siya kagabi. So yeah, simulan natin kung anong dapat tignan. So ito yung example ng gulong na inagis ko lang kanina. So ito yung make Michelin Premier AS. Ano ibig sabihin ng AS? All season. All season ng gulong. That means, pwede mo siyang gamitin sa ulan at araw. Minsan, meron pa siyang nakalagay na M plus S, which is hindi available sa isang to, for mud and snow. Ayun. Ito yung example ng gulong. Ano mga kailangan natin tingnan ng mga sita? Ang mga digits na yan. Muna tayo sa tatlong to. Dahil ito yung may kinalaman sa sukat. 195, 65, 15, 195. Ang sukat na yan is nasa millimeters. And at ang sinusukat niyan ay ang width ng gulong. So ito yun, 195 millimeters. And then yung pangatlong ay pangalawang numero, 65. Yan yung aspect ratio. So, 65%. Papakita ko kung paano nila kinukumpit yan sa maikling clip. So, kung paano nakukumpit itong sa nila ginagamit yung number na 65. So, 65 is ratio, aspect ratio. So, ginamit nila itong percentage na to para makuha yung height. 65% ng 195, which is yung width ang gulong. 65% naman nun is yung height ng gulong. So, lapad at 65% ng sukat na to is yung taas. Sa mga sasakyan, kadalasan nasa pinto itong sticker na to. Information tungkol sa tire and loading. So, tire size para sa sasakyan na to is 225. 65 R16 and ang pressure is 36 PSI sa harap at likod, pare sa sukat sa harap at likod. Then nandito rin yung sukat at saka pressure ng spare tire. Pinapakita niya harap at likod kasi mayroong mga sports car na staggered, kung tawagin, makaiba yung sukat ng harap at likod. Yan pati yung combined na bigat ng sinasakay sa loob, kailangan din mag-exceed ng 521 kilos sa kulating tonelada. And then R15 is yung rim na pwede nyong ilagay. So which means from this to this is 15 inch. Medyo magulo lang kung paano nila ginawa yung size kasi metric, millimeters sa percentage, and then biglang inches imperial yung last digits. So yun na, yun ang basic sizes ng gulong. 195, 65%, and 15 inch. Yun, nalaman na natin if tama yung sukat, then tamang comparison na lang. After nun, if pwede pa rin ba yung gulong. So DOT, and then tong digits na nandito, huwag nyong pansinin yung ano, kailangan nyo ng apat na numero. TOT, apat na numero, 2315.
So hatiin nyo siya sa dalawa. 23 is yung weeks, number of weeks, kung pang ilang linggo siya ginawa sa taon ng 2015. So week, 23rd week of 2015. Bakit importanteng tingnan niyan, Jamil? Gawa ng nire-recommenda ng mga manufacturers ng isang gulong ay hindi na dapat ilagay if na-stock na siya for 6 years. If nakalagay na siya sa rim at continuous na siyang ginagamit, nire-recommenda na after 10 years, pwede nyo nang palitan yung gulong. So, medyo mahal ba yun or sulit ba? Actually, sulit na yung 5 taon na makukuha nyo sa isang gulong. Beyond that, siguro pa-deteriorate na yung gulong, and then isinasaalang-alang nyo na yung safety at kapasidad na isang gulong na prenuhin or itabo yung tubig para hindi siya lumutang. So, marami pa akong stock ng gulong rito. Marami kasi akong unit na inaayos sa likod bahay. So, makikita nyo kung anong ibang klaseng gulong. Sa mga viewers na makakakita nito, malamang mga taga-Pilipinas. So, sa temperatura doon, mainit. Karamihan ng gulong na magigamit nyo is all season. Kagaya ng isang to. Hindi ganun karami yung sipes niya. So, sipes yung guhit katulad nitong nasa kanan. Apat kada isang block or pattern katulad nyo. At dalawa-dalawa lang. So, ang purpose lang ng ganito, na all season, is para kumat lang sa tubig tsaka itaboy para hindi ka lumutang habang nagda-drive ka habang umulan. So ito ang trabaho nito. Malambot yung mga winter tires, trabaho niyang bumuka, kumapit sa snow at yelo, and then ma-propel ka papunta sa harap. At the same time, makapag-provide ng mas maayos na pagpepreno. Bakit hindi nire-recommenda sa nagamit na sa Pilipinas to? Unang-una, ang mga winter tires ay malambot. Pangalawa, siguradong mauupod ang gulong sa mainit na temperatura. Nire-recommenda lang na ang gulong katulad ng ganito, gamitin below 7 degrees and then above 7 degrees all season or summer tires na yung pwede gamitin. So yung dalawang sample, malamang hindi nyo makita sa Pilipinas to. If makakita kayo sa Pilipinas, nire-recommenda kong huwag nyong bilhin dahil hindi nyo magagamit at siguradong 1 or 2 years lang mauupod nyo na. So, you will get your money's worth kapag ka bumili kayo ng matigas na gulong sa Pilipinas dahil lalambot yun once na ginamit nyo na. And aabot naman ng, let's say, 4 to 5 years before kayo magpalit base kung paano kayo mag-drive, and then walang alignment issues, etc. So yun, kung meron pa kayong mga tanong, at hindi yung lahat ng information sa gulong, marami pang varieties and marami pwedeng malaman. Ngayon, pwede natin sabay-sabay alamin kung gusto nyo. So, isisimula sa pagtatanong. Oh, and then balik sa topic tungkol sa sikreto at saka kung paano magluto ng tinong.